Welcome, welcome, welcome back sa YouTube channel ko mga kabakyard. Maraming maraming salamat sa mga nakasubscribe sa channel ko at sa mga bagong subscribers pa lamang. Isang malaking 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 thank you sa inyong lahat. So sa araw na to mga kabakyard, pag-uusapan natin 5 tips kung paano mapaamo ang alaga nating mailap sa ating ibunan. So una mga kabakyard, ilagay sa taas ang kanilang cage. So bakit nga ba ilalagay natin sa taas ang cage nila mga kabakyard? So kailangan kasi nating ilagay sa taas yung cage ng ating ibon na mailap, lalo na pag once nabili lang natin. Dahil sa ganitong paraan, maiwasan nating mabulabog sila. At isa pa, nanibago sila sa kanilang surroundings na pinaglalagyan natin. Kasi bagong bili pa lamang natin sila, o di kaya mailap talaga sila sa atin. So number 2 mga kabakyard, take it slowly and carefully. So for example, pumasok tayo sa ating ibunan, nagbibigay tayo ng pagkain. So dapat mga kabakyard, dahan-dahan lang. Bakit nga ba dahan-dahan lang? Kasi pag once ang ibon natin mailap, hindi pa sila nakabuild ng trust sa atin. So nasa isip pa nila na treat tayo sa kanila. So pag nag-change din kayo ng poop tray, dapat dahan-dahan lang. Nag-change kayo ng water feeder, dapat dahan-dahan lang. Para at least hindi mabulabog yung alaga nating ibon. So pangatlo mga kabakyard is huwag mong bubulabugin ang iyong ibon. So for example mga kabakyard, sa loob ng cage ang ating ibon ay nagme-mating time na sila. Tapos bigla kang pumasok. So yung ibon mo talaga ay lilipad. So sa ganong estado, ang ibon natin is, ang malalagay nila sa isipan nila is isa tayong treat, hindi tayo isang friend sa kanila. So kung hindi naman talaga kailangan nating bulabugin yung alaga nating ibon, so wag na nating gawin para hindi tayo makadistorbo sa time na namamahinga sila sa cage nila. So ang pang-apat mga kabakyard is be consistent. So be consistent, for example, sa umaga nagbibigay ka ng alas 7 ng umaga sa pagkain nila. So dapat in the other day, ganun din yung gagawin mo. So 7 ka din magbibigay sa kanila para sa mindset ng ating ibon na lalagay na na sa ganitong oras, bibigyan natin sila ng pagkain. Ilinisin natin yung poop tray nila o di kaya bibigyan natin sila ng tubig sa kanilang water feeder. So sa ganong paraan, malalagay natin sa isipan ng ibon na sa ganitong oras o sa ganitong time, mababan nila tayo. So ang panglima natin mga kabakyard is let them take their time. So kailangan natin silang pabayaan na makapagpahinga sa kanilang cage o di kaya mag-enjoy sa paglipad-lipad sa kanilang cage para malagay sa isipan nila at mabuild na hindi tayo treat sa kanila kundi as a friend. So thank you mga kabakyard, dito lang po magtatapos ang vlog natin. So kung may mga pa shoutout po kayo, just comment in the comment section for this video para ma-shoutout ko kayo sa next video natin. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Happy birthday po. Thank you, thank you, thank you. See you on my next video.